ticket. Walang bayad, ma'am, ng ticket? Wala. Kailan pa? Matagal na. Siguro mga kalahating buwan na. Siguro meron dyan. Ah, dito lang sa may tapat? Oo, nakikita na yan, di ba? Nag-clearing. Nakikita na yan siya. Tapos nung nagparada sa doon sa gitna, nanarawin din siya. Ilalam. Hmm. Tatlong araw bago niya kasinuha. Akala ko nila towing. Hindi. Ilan na ulit. Ay, bisibin talagang... Okay, nandito ngayon tayo sa ating street corner Manga. Isang Fort Everest, yung aso ni Guard, ayun. Hindi makapag-club yung club, tinitim kasi nila. Okay, na rin, no parking, barangay 581, zone 57. So, barangay ordinance na yan na pinapatupad dito sa kahabaan ng ating street Manga. Kasi nagitan na kung saan, pwede tayo magparada. Ngayon po, 2023 na. Sumunod po tayo sa batas trapiko. Huwag po tayo maging pasaway. Yun lang po. Salamat. Okay, nandito pa rin tayo sa Arligi. Corner ng Quezon Boulevard. At dito isang Montero naman ang naklab dito. At wala rin driver. Club number 001. So, bago tayo pumarada, iayos lang ating pagkakaparada natin dahil dito sa kahabaan ng Arligi, mabuhay lane. At makikita natin yung mga pabiyayang mga pampasero jeep dito na biyayang Punta, Coresa. At ito, meron na rin notice tong isang Montero. Okay, tuloy na po tayo. Okay, dito pa rin tayo sa Arligi Street. Dito sa may... corner ng Duque Alba. Arligi corner Duque Alba Street dito sa may barangay 385 zone 39 ng Arligi Quiapo Muslim area. At dito naklap yung isang L300 club number 23-27, isang L300 ulit club number 002. At saka yung isang Mazda rito, Mazda 323, naklam na rin dito. Wala rin driver to nung naklam. Klam number 127. So tatlong sasakyan pa yung naklam dito sa kahabaan ng Arligi corner ng Duque Alba Street. Okay, sir, thank you, thank you. So dito naman random naman pagka nadaanan ng clamping operation yan, walang driver, automatic na po yun. Wala na pong inaantay na 5 minutes o 2 minutes basta wala pong driver, yan po yung policy ng clamping operation. Okay, at ayun, meron na rin notice. So kasama sa mga iniikutan ng Team Mendoza itong Arligi, hindi lang natin mapipredict kung anong oras darating dito at anong araw. Pero pagka nadaanan nga yan ng walang driver, automatic na po na makaklap yan. Okay, tuloy na po tayo. Okay, location natin, Arligi pa rin, corner ng Fraternal Street. At katatapos lang natin makaklap yung tatlong sasakyan doon, yung dalawang L300 at isang Mazda. Dito naman yung isang Ford Everest. Ito meron na rin club number 23-28. So yun nga, pagka nadaanan ng clamping team yan at walang driver, random po yan. Okay, ito ilalagay na lang yung notice. Okay, tuloy na po tayo. Gonzalo Puyat. Gonzalo Puyat. Oh, El Puyat ano? CPD Guzman. Okay, dito ngayon tayo sa Gonzalo Puyat, corner CPD Guzman.
At dito nakaparada yung dalawang sasakyan dito. Isang Hilux. At si Ma'am sumakay pa. Paanda rin pa. Nakakalap na. So nagmamadali si Ma'am pero ganun pa man nakaklamp na kasi yan. At yung pagka pinaandar yan, ayan ang magiging malaking problema. Masisira na yung clamp, masisira din yung gulong mo. At dito yung Hilux, ito may clamp na rin, 0021. So yun talaga ang hirap pagka wala tayong garahe. Pagka inabot tayo, wala tayong magagawa talaga dyan kahit na tumakbo tayo. Galit si ate. At hindi niya kasi, andun yung bahay niya sa loob. Pero layo ng pinaradahan niya rito talaga. Walang garahe ng magiging problema rito. Kaya pagka na-champuan ka talaga, ang hirap. Kaya mas mainam talaga niyan. Pwede naman niya kahit na wala naman tayong garahe, pwede tayong magrenta ng mga parking slot. At least may monthly tayo ron. Yun naman ay suggestion lang, no? Pero nga may sila pa rin ang pwede mag-desisyon dyan kung marapatin lang, mas humanap na lang ng parking slot para hindi na rin sila naaabala. Kahit iwanan nila maghapon hanggang umaga yan, walang gagalaw doon, hindi mahuhuli yan. Pero kapag nandito nakaparada yan sa kalsada at inabutan ng clamping operation kagaya nito, automatic po, lalo na kung wala tayo sa loob ng sasakyan. Okay, itong BIOS meron ng notice. At yung Hilux meron na rin notice. So yun lang talaga, nakakainis dahil hindi natin naabutan yung sasakya kahit na tumatakbo tayo. Pero pagdating natin, nakaklamp na. Okay, andito ngayon tayo sa Quezon Boulevard, corner Gonzalo Puyat. Dito kasi kaya nagkakaroon ng traffic dahil nagte-terminal yung mga ibang sasakyan dito, yung mga UB Express, mga jeep. Basta ay abante, hindi makausad yung mga sasakyan dito. Yung mga palabas dito galing Gonzalo Puyat, pati yung dito. Oh, dali. Dito nagkakagulo na. Imbis na makalabas yung mga nandito, nagmamadali. Makikita natin yung galaw ng trapiko rito. Naghihintuan kasi rito, kaya nagkakaroon ng traffic. So kung yung mga sasakyan naman, magbababa, itatabi, pero pagkatapos nung dadiretso na hindi natatambay, hindi naman magkakaroon ng traffic. Pero gano'n pa man, ayan, nakita natin, ang haba na ng traffic. Okay, doon pala merong clearing operation, nandun yung mga taga-clearing. So lahat ng mga naka-obstruct sa kalsada, sa bangketa, yung pinag-kukumpiskal at yung mga nakaharang doon. Okay, tuloy na po tayo. So dito inabutan natin yung DEPW, Department of Engineering and Public Works. Ayan, oh. Kinukumpiskal nila yung mga naka-obstruction dito sa bangketa. Okay, location natin Lope de Vega, corner Rizal Avenue. Isang Jelly Ocobango ang nakaparada rito at walang driver. Dito
kinomplain na to ng isang parking attendant. Dito makikita natin dito sa mga side na to, yung mga nakaparada sa left side, yung mga parking ticket yan at mayroong parking attendant dito. At isang jelly o kabango, hindi nagbayad ng parking ticket. Walang bayad, ma'am, ng ticket? Kailan pa? Matagal na, siguro mga kalahating buwan na, siguro kumira dyan. Dito lang, sa may tapat? Oo, nakikita na, di ba, nag-clearing. Nakikita na yan siya. Tapos nung nagparada siya doon sa gitna ng ano, tinawing din siya, inalam. Tatlong araw, bago niya kasinuha. Akala ko, kukunin na ang towing, hindi. Inan na ulit. Ibig sabihin talagang... Wala talagang bayad. Tapos pasaway pa. Oo. Okay. So, okay lang yan. Pagka ganun, tawag mo lang sa... Chinese ang may-ari yun. Ganun ba? Chinese pa? Pa. Okay, sige. So, ito meron ng... Club number 0017. At meron na rin notice. So, yun nga. Okay, sige. Ay, ang mga masisipag nagtitinda ng mga form to. Shoutout. Ay, sige, sir. Pangalan, sir, pangalan. Mga pangalan niyo. Lionel Malonzo. Okay, ikaw, sir. Andron, pamituan. Okay. Kula na di. Sige. Jerry Stridan. Ayan, yung mga tinda nila rito, yung mga form, no? Form ba to? Oo. Galing Pampanga. Pampanga. Mexico. Mexico Pampanga, oh. Kala ko Mexico country. Sige, ingat kayo, mga idol, ha. Sige, salamat. Okay, location natin, Piña Corner, Santol Street. Isang Montero nakaparada rito. At wala rin driver to. Club number 23-14. At dito rin sa kahabaan ng Piña Street, nakikita natin yan, yung pagkanto na yan. Pagka kumanan tayo, yan yung Ramon Magsaysay. At nagsisilbing alternate route ang kahaba ng Piña Street. At yung kanto naman na yan, yan yung Santol Street. So bago tayo pumarada, check natin yung mga pinaparadahan natin kung wala tayo sa bawal. At kagaya itong isang Montero ito, may notice na. At yun, puntahan pa natin yung mga nando, meron pa nga kinaklam. Jogging. At yung isang taxi rin dito, ito naklamp na. At makikita nga natin may signage pa rito sa pinaradahan nyo. No parking, pero dito nakaparada isang taxi. Meron na rin clamp 240. At saka yung isa pa. Ito naman isang Ford Everest. So dito nga may mga signage. Ayan, ito nasira na nga. No parking, ha. Pero yun nga, dito pa rin pumarada ang isang Ford Everest. Club number 23-13. So dito sa kahabaan ng Piña Street, tatlo na yung naklam dito. Okay, at ito meron na rin notice. So yung mga pinaparadahan natin, pag alam natin bawal, alisin na kaagad natin. Kasi pagka inabutan po yan ng clamping operation at wala pong driver, automatic na po yan. Okay, tuloy na po tayo. Okay, location natin, Piña Street, corner Atis. Dito naman isang taxi naman ang nakaparada rito sa bangketa. At ito may club na rin, club number 23-28. Pang-apat na itong club dito sa kahaba ng Piña Street. Dito makikita kasi natin dito, malalaki yung mga bahay rito. Halos karamihan dito merong garahe at saka lalaki ng mga lote na dito, lalaki.
Kaya dito nga, mismo yung barangay, talagang inaano lang disiplina rito na walang mga nakaparada sa labas. Kaya kung minsan makikita nga pag kami mga nakaparada rito, tinatawag dito sa clamping operation para linisin yung mga naka-obstruct. Sige sir, ingat po. Para linisin yung mga naka-obstruction dito sa kalsada. Sa mga nasasakupan nila. Ito, meron na rin nga notice. Okay, tuloy na po tayo. Matalo mo yung aso mo. Matalo mo yung aso mo. Hindi na. Lagi mo. Boss, tanggalin mo yung ano. Hindi na. Diba, pinagbigyan na kita. Tanggalin mo yan. Okay, nandito ngayon tayo sa T-Street Corner Manga. Isang Fort Everest, yung aso ni Guard, ayun. Hindi makapag-club yung club yung team kasi nilalapit. Club number 23-27. So may mga gasgas yung mags niya pero hindi na sa atin yan. At makikita natin yung mags natin, yung club natin merong goma yan. Okay, isa kayo, isa. Sigur, yung aso niya parang kulang na lang, hindi lapit ng gusto sa... Yung panakot nila eh. Oo. At itong isang Montero dito, may club na to, club number 0019. At ganoon din, pagka nakakagat naman yan, sila rin naman ang maaabala. So, ganoon naman eh, pagka wala namang driver, pinagbibigan naman. Pagka may driver, pinagbibigan, paalisin na lang. Pero pagka ganyang walang driver, tapos meron naman silang garahe sa loob, ayaw pang ipasok doon sa loob. Tapos kung kailan darating ang clamping operation sa kanila, aalisin, saka ipapasok. Parang hindi na yata tama yun. So, wag na nating antayin na abutan pa kayo ng operation. Pwede namang alisin o ipasok muna sa loob. Okay, at meron na rin notice. So, laki ng aso. Pag nakakagat yan. Ayun ako. So, yun yung garahe. Laki. May bakante pa sa loob. Saka yun, may nakalagay na rin. No parking, barangay 581, zone 57. So, barangay ordinance na yan na pinapatupad dito sa kahabaan ng Ate Street, Manga Street at saka Piña Street. Yan. Mahigpit sila rito kasi nga gusto nila mapanatili na malinis yung barangay nila rito. Okay, tuloy na po tayo. Okay, nandito na ngayon tayo sa opisina ng clamping, sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay!